Ayun, welcome dito sa ating channel. So for today's video guys, is pag-uusapan natin about ito sa update ni Axie Infinity about sa Origin Sneak Peek Tail Cards update, no? Pero bago ang lahat, i-like, share, and subscribe ng video natin para maging updated kayo sa mga future uploads natin. So, let's start! First is unahin natin itong tail cards ng reptile. So, first nga dito is si Wolgekko. So, meron siyang 108 energy cost and 60 damage. So, this Axie losses 50 HP, take 30% less damage for 4 turns. So, dito nga is, ang tingin ko dito, may kita natin dito is parang pinutol niya yung buntot niya dito. Nung eto, nung kalaban niya ata, no, kalaban niya. Or ay siya pala, kasi kulay orange pala to. And then, yun nga, mabawasan yung buhay niya ng 50 HP. And then, makakapag-take naman siya ng 30% less damage. So, wala pa tayo masyadong idea about dito. Pero, yun nga, is nababawasan siya ng buhay once ginamit mo to. Next naman is dito sa Iguana. So, 1 energy cost and 70 damage. And then, apply weak for 4 turns. So, hindi pa natin masyado alam kung ano yung weak na sinasabi dito. Dahil malalaman pa nga natin to pagdating na ng Origin. Ay, nung version 3 ng Axie. Next naman tayo dito is sa Tiny Dino. So, ito yung dating Tiny Swing. No? So, ito yung man talaga, malakas ngayon. But, pagdating na nga, sinabi nga natin, pagdating nga ng version 3 natin is, yun nga, marami na magbabago. So, makikita natin dito, 1 energy cost and 60 damage. So, retain this card gains 15 bonus damage per turn if retain max 4 turns. So, yun nga is, ang card na to is, parang ganun pa rin naman siya, may 15 bonus damage per turn siya. So, next naman tayo dito is a snake jar. So, target, 1 energy cost, wala siyang damage, wala siyang any health, armor ba? So, target any ally, negotiate the next HP loss against the target up to 90 HP. So, matatarget niya yung any ally, no? And then, negotiate the next HP loss against the target up to 90 HP. So, meaning pag inatake siya, for example, onti na lang buhay niya, is hindi naman yung pinaka-damage yung mga ano niya sa kanya. Kunyari, 90, ay ano, ang buhay na lang niya is naka-snake jar siya, tapos ang buhay niya is nasa 10 HP na lang, tapos dumamage yung kalaban ng 50. Ang mababawas lang dun is 10. No? And next naman dito is Gila. So, 2 energy cost na siya and then 40 damage. So, attack all enemies. So, meaning, kakalat yung damage nito. Mag-damage nila hindi lang isa, kundi hindi lang isa, kundi tatlo. No? Lahat ng Axie ng kalaban mo, madadamagean mo yun. And then, deal 2 bonus damage per person. If may poison siya, is meron kang pwede kang magkaroon ng 2 bonus damage. If wala naman, is hindi ka magkakaroon ng 2 bonus damage. Next naman is si Grasnik. So, ito yung dating Venom Spray. So, 1 energy cost, 70 damage. So, apply Hex for 4 turns. So, yung Hex, I don't know kung ito ba yung poison. Yun yung tawag sa kanya ngayon, Hex. Pero, hindi pa natin alam kung ano yan. Yun, so, yun nga is may 1 energy. Dati nga 0 energy to, but yun is may 1 energy cost siya. So, tapos na tayo dito sa Reptile. Next naman, dito tayo sa may Beast. So, Beast sa Cotodale tayo. So, 0 energy cost, 25 health. So, hail any ally, gain 1 energy, vanish. So, dito is the main purpose itong card na to. Meron siyang pang heal and then meron siyang pang gain ng energy. Next naman is dito sa Rise. 1 energy cost siya, wala siyang any damage armor but still 40 HP. So, makapag-steal ka ng 40 HP sa inyong kalaban and then makapag-gain ka pa ng 1 energy. If yung Axie na to is puno yung buhay niya at walang damage. Next naman is itong Shiba. So, 2 energy 2 energy cost and then 130 damage. So, your team gains tillage if this Axie HP is below 50%. So, pag 50% na yung Axie nyo guys, mangyari niyan is mabibigyan niya ng tatlong rage yung inyong mga kakampi. Not, eh no. 3 rage, makakapag-gain ka ng 3 rage. So, hindi lang ikaw, once sa 50% na buhay mo, if may tatlo po, kompleto pa yung Axie mo, tatlo, is makakapag-gain ka ng 3 rage, no?
Next naman dito is itong hair. So, hair, one energy ko, 70 damage lang siya ngayon. And if hindi siya, draw one card. So, ganun mo, almost the same pa rin naman siya, magdadraw pa rin siya ng card itong hair natin. So, next naman is yung Nutcracker. All Nutcracker cards. So, one energy cost pala siya, 60 damage. So, all Nutcracker cards of this Axie, 6 damage this battle. So, almost the same pa rin naman siya dati. So, may pag gumamit ka ng any card, so, for example, dalawang Nutcracker yung ginamit mo. So, magkakaroon ka nga ng 6 damage. No? Nakapag-gain ka niyan. So, next naman dito is Jervil. Ito yung dating backdoor. So, 1 energy cost, 70 damage. So, if initial this attack target, the second foremost enemy. So, meaning, is lalagpasan niya yung pinakauna. For example, plant yung nasa una mo, is lalagpasan niya yun. And then, titry niya yung pangalawa. No? So, ganun lang naman yung itong Jervil. So, tapos na tayo dito sa base card. Next naman is, it's a bird. So, bird is swallow. So, 1 energy cost, 70 damage. So, if initial, deal 15 more damage. So, is magde-deal ulit siya ng 15 more damage, so additional to and additional damage to, so maganda rin to dahil nga mayroon siyang makakapag-deal nga siya ng 15 more damage pa ulit, so mataas na yung kanyang damage and then mayroon ka pang 15 additional damage. So next naman is ito, Feather Fan. So 2 energy cost, then 35 damage, so randomly deal 4 hits, so 4 na tira. Your team gains 1 feather. So, makapag-gains ka daw ng 1 feather. I don't know ano pong tinatawag na feather na yan per enemy hit. So, next naman tayo dito is the last one. So, 1 energy cost, 70 damage. So, deal 20 more damage. So, mandaki lang ito. If this is the only card in your hand. So, meaning, if ito lang yung card mo, is pwedeng gumana yung passive nitong card na to. Itong deal 20 more damage. If hindi naman merong, kunyari ito, may last one ka, and then may swallow ka, sa tingin ko hindi gagana itong 20 more damage pa. No? Yan yung pagkakalam ko. So, dito naman sa cloud, ito yung skip turn kapag, nag-i-skip turn to kapag, ano ba yun, naglalastan yung kalaban mo. So, 1 energy ko siya, 70 damage. So, this actually targets the frontmost non-summon enemy. So, yun lang siya. And then, next naman is Grandmas Fan. So, 1 energy cost, 25. So, initiate attack all enemies. So, hindi lang isa, dalawa, kundi tatlong Axie yung pwede ma-attack dito. Tatlo sila. So, apply vulnerable. So, wala pa tayo masyadong idea dyan. Hintayin na natin sa update for 4 turns. Next naman tayo sa post fight. So, 1 energy cost, 100 damage. And then, this Axie loses HP. So, almost the same pa rin naman siya. But, ang problema dito is nga, nagkaroon na siya ng 1 energy cost. Pero, mataas yung kanyang damage, ha? So next naman tayo dito sa bug card. So, bug card ant. So, 1 energy cost. And then, 40. I don't know kung ano tong blue na to. No? Ewan ko kung health ba to or armor or damage, ha? Hindi pa masyadong familiar dito sa blue na to. Pero, ang dito nakalagay is apply taunt to this Axie for 4 turns. So, yun lang. Yung magiging damage niya, yung parang ito ata yung ano yung tae. Yung mag-apply ng parang tae ata. No? Next naman tayo dito is Twin Tail. So, dati 0 cost to. But now, is meron na siyang 1 energy cost. So, 35 damage niya. And then, deal 2 hits pa rin naman siya. Same pa rin. And then, next naman dito is itong Fish Knack. So, Fish Knack is 1 energy cost and 60. Ewan ko damage ba to or ano tong blue na to, kung health ba to armor. But nakalagay dito kasi to is target any ally, so kahit anong kalaban pwede niyang i-target. Next turn after the target is attack, apply weak to the attacker for 4 turns. So weak, di pa tayo masyadong familiar dyan, but nalalaman din natin yan pagdating nung pag in-update natin. Next naman tayo dito sa may gravel ants. So gravel ant, 1 energy cost, 60, 6, ewan kung damage ba ito or health. So, ito yung dating, ito yung numbing nation, no? So, dito nga is target any ally. Next turn, after the target is attack, apply fear to the attacker for 4 turns. So, yung mag-a-apply siya ng fear. Kung dati, disable, ngayon is fear na siya. So, medyo maganda-ganda rin to. Kung may medyo, kaso nga lang hindi na importante yung speed niya yun, no?
So, medyo maganda rin to na fear na lang siya para kahit pa paano is once na mauna naman yung may unang attack, kahit naka-fear ka, mawawala rin naman yan. No? So, next. Next naman dito tayo is a Pupay. So, target 1 energy cost and then 60. I don't know kung damage ba talaga to or armor ah. And then, target, dati 0 cost to, but ngayon is, yun nga. May 1 energy cost na siya. Then, target any ally. Next turn after the target is attack, it gains 2 damage boost. So, bago na naman to. No, ang dami talaga nating maano ngayon talaga pagdating ng update, pagdating ng beta, marami tayo. Malaki talaga tong update na magbabago, no? Maraming magbabago sa mga damage ng cards natin. Then sa meta na rin syempre. So, next naman tayo dito is a Thorny Caterpillar. So, 2 energy cost na siya and then 110 yung damage. So, mataas-taas. So, deal 50% damage. So, almost the same pa rin, di ba, enemy? If na-debuff niyo yung kalaban and then in-attack niyo, is yun nga meron siyang 50% more damage. So, napakalaki nito. But, yung kanyang energy cost is napakalaki rin. So, tapos na tayo dito sa bug card, ah. Next naman natin is... dito naman tayo sa plant. So, plant, sa carrot muna tayo, 1 energy cost, 60 damage. So, gain energy if this axe costs HP loss to target. So, yun nga, if mabawasan ng buhay ito, itong plant natin is pwede nga siyang mag-gain ng energy. Next naman tayo dito is a cattail. So, 0 cost to dati, but now is 1 energy cost na siya. So, 50 damage. Apply taunt to this Axie for 4 turns. So, yun nga is wala pa tayong masyado idea dito about sa taunt. So, hintayin na natin sa update kung anong ibig sabihin yan. So, next naman is Hatsune. So, may, ewan ko, barang pabago lang tong Hatsune na to. Hatsune. So, yan nga, 1 energy cost, 60. Ewan ko kung armor to or health. And then, nakalagay dito, target any ally. Next turn, after the target is attack, apply fear to the attacker for 4 turns. So, may apply fear na naman itong card na to, no? And then, next naman is, yam. So, ito yung parang ano, yung, ang tawag dito? Yung, may ano, may lason to eh, alam ko eh. Ito yung may lason. Then, 0, ano na lang siya, 0 energy cost na lang siya. And then 5 damage. So, attack and apply 2 poisons to all enemies. So, kung dati 1 poison lang siya, ngayon is nasa 2 poison na yung pwede niyang ma-apply sa enemy, no? Next naman dito is potato leaf. So, 1 energy cost, 70 damage. So, gains still if there is at least 1 living ally. So, makakapag-gain siya ng steel. So, hindi natin masyadong alam kung pang-steel ba ito o ano. No? But yun nga, marami kasing update, di pa natin masyado tayo. Wala pa tayo masyado na diabot sa mga ganito. But hintayin na nga lang natin yung update. So, next naman tayo is 1 energy cost ulit tong hot buff. So, ito yung hot buff ata. Ay, hot buff pala ito, hindi pala buff. Hot buff pala. Wala na siyang damage ha, pero 1 energy cost. And then, shuffle 3 burns in your opponent's discard pile. Pile? Oo, pile pala. So, yun nga is mag-shuffle siya ng 3 burns. So, wala pa tayo masyadong idea dyan. Hintayin na natin yung update, guys. And, next naman is yung aquatic. So, dito muna tayo sa koi. So, alam natin koi dati is additional damage. Additional speed pala siya. But now is 2 energy. Napakalaki. 2 energy cost and then 120 damage. So, tumaas naman yung damage. Deal 15 bonus damage per aquatic ally. So, hindi na nga siya speed kasi dito sa update nga na to is hindi na important yung speed. Huh? But dito makikita natin, deal 15 bonus damage per aquatic ally. So, meaning is magkaka-bonus ano na siya, bonus damage na siya, hindi na siya bonus speed, no?
Next naman dito is yung Nemo. So, zero, ano pa rin naman siya? Zero, zero energy cost. And then, wala siyang any armor or damage. So, draw one card and gain one energy. Banish. So, yun nga. Is, dalawa yung purpose nitong card na to. Napakaganda nitong card na to dahil zero energy cost siya. Pwede ka pang makapag-draw card. Pwede ka pang makapag-gain ng energy. Napakaganda niyan. And next naman is Tadpole. Tadpole, 1 energy cost, 65 damage. So, shuffle 1 Jinx in your opponent's discard pile. So, mag-shuffle nga ng 1 Jinx sa opponent's discard pile, no? So, wala pa tayo masyadong idea dyan kung ano yung isa-shuffle na Jinx dun sa i-discard. Ewan ko hindi naman ito ata pang discard, alam ko eh. But yun nga is about to siya shuffle itong card na to. Next naman is punta tayo dito sa Ranchu. So 2 energy cost and 50 damage. So attack all enemies, apply weak for 2 turns. So hindi pa natin masyado ano yung weak na sinasabi dito. But ang pagkakaintindi ko dito guys is lahat ng kalaban ng enemy is pwede ay madadamagean mo. Attack all enemies yung nakalagay. So meaning hindi lang isa yung ma-attack mo kundi yung tatlo, no? Next naman is yung Navaga. So 1 energy cost, 70 damage. So if initial, deal 15 more damage. So about more on 15 additional damage itong card na to. Next naman is itong Shrimp. So meron siyang 1 energy cost, 70 damage. So if initial, this attack targets the furthest enemy. So meaning yung pinakamalayong enemy. Pinakamalayo, no? Yes, pwede mo ma-attack. No? So, yun lang. Sana may nakatulong ko pwede pa paano. If may mali ako nasabi dun, please comment na lang para mas malaman ko rin. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo, sa pakikinig sa atin. And please subscribe sa ating channel. And don't forget to share our videos. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. And God bless.